Okay. Isang magandang oras po sa ating mga minamahal na Kapampangan. Gusto ko lang paalam sa inyo na itong Executive Order Number 32, regulating the movement of persons within the province of Pampanga. So, base po sa napag-usapan natin ng mga local chief executive, i-re-regulate po natin ang movement within the province. On December, covering the period of December 25, 26 to 27. Sa tatlong araw po na to. Okay. Activation of barangay checkpoints with the supervision of the PNP. So lahat po ng barangay, obligado pong mag-activate ng barangay checkpoint. Bakit po? Kasi kayo ho ang nakakaalam sa mga constituent ninyo. Kayo po ang nakakakilala kung sino lang ang nakatira sa barangay ninyo. So, ibababa po natin ang barangay level ang checkpoint natin with the supervision of the PNP. Mandatory use of face mask and face shield. Mandatory po yan. Huwag po kayong lalabag at kahit Pasko po ngayon, malino po ang usapan natin ng mga PNP personnel natin, manguhuli pa rin ho sila. Hindi ho po pwedeng pakiusapan. Huhuli at huhuli po sila. 15 years old below, 65 years old and above, stay at home. Hindi pa rin ho tayo po pwedeng lumabas. Dati na ho natin itong ini-implement, until now, dapat pa rin hong implement. So, huwag niyo rin pong susubukan na ilabas ang mga anak ninyo para umikot kayo sa mga bahay-bahay, magmamano o papano man, or nasa loob na sasakyan ninyo, still sisitahin po kayo at huhulihin pa rin po kayo. Not allowed na gawin po natin with caroling. Okay? Inter-household activity, yung pong mga Christmas party. Pwede po tayo mag-Christmas party within the member of the family belong on the same residence household. Kung pamilya ko lang po kami-kami lang. Pero yung makikibisita po kayo, tatawag kayo ng mga kamag-anak ninyo, kapitbahay ninyo to attend your Christmas party, bawal po. Hindi po natin pinapayagan yan. Yung pong mga namamasko, nakikiusap po ako, tigilan po na muna natin ngayon yan. Pag kayo po na-tsempohan ng mga PNP natin, nasa daan na umiikot kayo bahay-bahay na mamasko, dadamputin po kayo lahat ng mga pulis natin. Pati po ang mga bahay na magpapapasok sa mga ganitong tao, mga nangangaruling, nakikikain o anuman po, pati po kayo huhulihin ng mga pulis natin. Kaya nakikiusap po ako sa inyo na higpitan lang muna po natin ngayon. 25, 26, 27, ito po yung mga nakakatakot na oras sa atin o araw. Bakit po? Kasi alam ko po lahat tayo naghahanda. Kakain tayo salo-salo ng pamilya. Dati po natin nakagawian na to kahit po ako sa pamilya ko. Ito mga araw na to na kung saan nagkikita-kita tayo ng mga kamag-anak natin, kapatid natin, kaibigan natin, para sa isang salo-salo. Nakikiusap po ako sa inyo na itigil muna po natin to. Bakit po? Dalawa lang po pupuntahan natin ito. Either magdadala kayo ng COVID o kayo ang kukuha ng COVID pag kayo nag-party sa ibang ibang bahay. So nakikiusap po ako, iwasan po na muna natin. Pag hindi ko po ginawa itong mga bagay na to, mag-i-spike po tayo. Sa isang bahay na lang ho na mawawalan ng disiplina,
So sobra po to after 3 days, 4 days, mag-i-spike po tong virus na to. So kailangan lang ho natin ng konting higpit. Nakipag-usap na po ako sa mga PNP natin na talagang maghihigpit ho tayo. Ang barangay ho natin, they need to activate. Dapat po silang sumunod. Kung hindi po, mananagot sila sa IATF, DILG. They need to explain. And then, yung pagpunta po sa pagsimba. 24 ng gabi, disperas po ng Pasko. Okay pa rin naman ho, pwede pa rin ho tayo magsimba. Provided hindi kayo pasok doon sa edad, 15 below and 65 and above. Sa ating pong mga parish priests, alam ko po yung iba will conduct their mass outside our churches. Pero still, social distancing, yung age po na sinabi ko, hindi pa rin ho po pwedeng lumabas. Hindi ho po pwedeng isama nyo yung mga anak nyo below 15 para magsimba. Sa bahay lang muna ho sila, kayo na muna po ang lumabas para magsimba. On the 25, 26, 27, pwede pa rin ho kayo mag-attend ng mass. Hindi po natin pinagbabawal yon. Provided po yung social distancing natin, yung limit pa rin ho sa mga simbahan natin, nandun pa rin ho. Masusunod pa rin yung health protocol natin. Pagpunta po sa labas, kung pupunta man ho kayo ng mall, hindi rin ho namin kayo binabawalan. Okay lang din po. Pero may mga PNP personnel na ho ako sa lahat ng mga malls, which limited din po ang papasok sa mall. Palalagyan din ho natin ng mga PNP yan. Ang mga kakain sa mga restaurant within the mall, limited din po. So, pipila po kayo na matagal dahil hindi ho po pwedeng punuin yung mga restaurant. Limited lang ho kayo, I think, to 50%. So, lahat po ng mga malls na to, naabisuan na po namin. Pag meron pong lumabag sa oras na yon at nakita ho ng mga pulis natin, antemano, sarado po yung establishment sa loob ng mall. Pag sumobra din ang mga capacity natin sa mall, na nasa loob ng mall, within that time, magre-recommend po ang PNP natin for closure din. So, nakikiusap po ako, disiplinahin po natin sarili natin. Okay? So, kung may pupunta ng palengke, go. Pwede pa rin ho kayo pumunta ng palengke. Still, face mask, face shield, social distancing po sa lahat ng mga public market natin, groceries, yun pa rin ho yung mga i-implement natin. Yung may mga trabaho po, during 25, 26, 27, pwede pa rin ho kayong lumabas, pwede pa rin ho kayong magtrabaho. Still, safety protocol natin, mask and face shield. Halos, kung makikita nyo po itong sa executive order natin na to, nililimit lang ho natin yung movement within the barangay. Kaya nga, yun na dati nyo nakakasanayan, medyo lumuwag tayo, sinasabi ninyo, may nakikita kayong mga bata sa daan na below 50 na sa labas, nakikiusap po ako sa inyo. Pag nadaanan ho lahat ng mga PNP yan, kukunin po yung anak ninyo at kukunin din kayong magulang. At kakasuhan po kayo ng mga PNP natin. So, huwag nyo hong pababayaan yung mga anak ninyo na nasa labas. Sa loob lang ho kayo ng bakuran ninyo. Pwede ho tayo magsaya ngayong Kapaskuhan, itong holiday na to, within the member of the family lang. Sana po maintindihan ninyo itong paghihigpit na gagawin ng probinsya dahil hindi ho natin afford na mag-spike itong cases natin. 3 araw lang naman ho to. Tignan ho natin yung magiging resulta. Then, I will make an announcement before New Year kung i-implement na naman po natin to. Sa mga bibisita na galing sa ibang lugar, pwede ho kayong pumasok sa probinsya namin. Hindi ho namin kayo mababawal dahil MGCQ po tayo. Pero, kailangan nyo po mag-provide ng
PCR test or antigen test na kailangan nyong isubmit sa barangay level o sa municipal level na covering only 4 days from the day na na-test kayo. So, tignan nyo po. Hindi ho namin kayo binabawal, pero provided mag-present po kayo ng mga PCR test ninyo sa barangay level or municipal level. Malinaw po yun. Pero nakikiusap po ako sa inyo galing ng ibang lugar. Huwag nyo na muna kong bisitahin yung mga kamag-anak nyo dito sa probinsya. Kasi yun nga ho sinasabi ko, either kayo magdadala or kayo ang kukuha ng virus. Sandali na lang naman ho itong mga hinihintay natin. May malinaw na hong pakikipag-usap naman tungkol sa vaccine. By next year, meron na po tayo. And gusto ko rin hong pasabi sa inyo na ang probinsya is mag-aalat ng around 200 to 300 million for the vaccine. Ayoko po lahat iasa sa national government ang pagbigay ng vaccine sa atin. Kung ano po malilikom ng pera ng probinsya o ng mga LGUs natin, municipal level to barangay level, gagawin po natin para sure lang na meron tayo kagad vaccine for the province. Makikipag-usap din ho ako by next year sa lahat ng mga business establishment o business sector, sa lahat ng mga frontliners natin regarding po dito sa vaccine. Dahil sila po ang priority natin. Dahil sila po ang in and out ng bahay talaga. So, by next year po, nandyan na yung pakikipag-dialogo natin sa kanila. So, ito po mga bilhin natin na to, nakikiusap po ako. Alam ko maraming madidisappoint dito, pero sana po habaan nyo yung pasensya nyo sa decision na ginawa ko. Ito pong ginagawa natin is para sa atin lahat. Nandito pa ho ang virus, hindi pa ho nawawala. Every day meron pa rin hong tinatamaan sa atin. So, iniiwasan ko lang ho na mag-spike like what happened in the US. After Thanksgiving, nakita nyo po kung gaano ang inangat ng cases ng US. So, hindi ho malabo mangyari sa probinsya o sa Pilipinas to. Dahil ito ho yung mga araw na kung saan nagsasama-sama tayong pamilya. Konting tiis na lang po, pakiusap ko po sa mga minamahal kong kapampangan at konting pasyensya pa. Tulungan nyo po kami, magtulungan po tayo para ho sa ikakabuti ng mga kapampangan. Sa aking po mga minamahal na kapampangan, sa maligayang Pasko po sa inyong lahat at magtulungan po tayo. At ang provincial government nandito para sa inyo, para pagserbisyon po kayo. Maraming salamat po.